Hi guys! Yan, nandito na kami sa Teeny Station. Maliit yan na station. Teeny eh. Teeny Station. Tiny. Oh, dahil mahaba ng buhok ko, gusto ko magpag-wet. Dito maganda magpag-wet. Kasi dyan ay ano. Ayan. Hair libre. Yan, kita yun. Libre pag... Hair libre. Pag-upit tayo dyan. Libre ang pag-upit. Pero next time lang. Next time lang tayo pag-upit dyan. Okay. So ngayon gagawa tayo ng short. So kung paano mag-pattern ng short. Kung paano kunin yung size ng short na gagawin nyo. So wala na intro. Diretso na tayo. Okay. So ang kukunin nating pattern o yung gagawin nating pattern is sa kukunin natin sa size ko. Para mabilis. Okay? So, ang size ng waistline ko is... Hindi. Tama. Waistline is 31. So, kunin natin yung 31. So, meron akong ginawa ditong formula. Ito yung lagi kong ginagamit na formula pag hindi nyo alam kung anong size yung gagamitin nyo. Pero, makakatulong din to. Sa ibang mananahin siguro, ibang tahian, kung paano sila gumawa ng short. Iba rin kung paano ko gawin yung short. So, ako meron akong formula para once na sinukata ng mahigpit yung ano, yung gagamit ng short, may formula. So okay, so ang gusto ko sa short ko is 19 yung length. So lagay natin dito. Pero yung 19 is yung haba ng short. Hindi ako na masyadong mahaba eh. Gusto ko mga 19 lang. So yung waistline ko is 31. Okay, 31 times 0.35 plus 31. Yung 31 is yung waistline ko ulit. Ang sagot nyan is around 41.85 yata. So niround off ko na. So 42 divided by 2 is 21. Okay, 21 plus 1. Kaya natin nakuha ang 22. Okay? So, ang mangyayari sa akin, ang waistline ko is 31. Ang hips ko ay 22. So, yung iba siguro sinusukatan na yung player kung paano gagawin. Basketball shorts yung gagawin natin ngayon. Okay? So, may ginawa na akong... Yan yung ginawa ko kanina. Pero try natin gumawa ng from scratch. So, simula. Wala tayong kahit anong. Sana mag-fit dito sa ganitong klase. Actually, nabuo na tong short na to. Matagal na tong binibenta dito sa shop. So, gagawin lang natin ulit. Okay? So, nagawa na rin ako ng may sukat para madali na natin gawin. Una, kunin natin yung ating yan. Kunin natin to. Sorry. Yan, lagay natin dito para meron tayong kopya. Okay, gawa muna tayo ng una, 1922. 22 by 19 na box. Okay. 19. Okay. So, solve na yung problem natin. So, 19 yung haba ng short and 22 yung laki ng hips natin. Actually, magiging 42 something yan pag binuo yung short. So, papatak pa rin dun sa ano natin. Dun sa gusto nating mangyaring size. 42. Okay? Okay. So, gagawa tayo ng alam niyo yung pattern dito na ginagawa parang pakurba. So, gagawa natin yun. Pero bago ang lahat, kung nakikita niyo itong 12.05, ito yung pundilyo na ginagamit namin. Yun yung sukat na pundilyo namin. So, pwede yung mag 12.5, 13. So, depende sa inyo. In my case, gusto ko yung 12 inches na pundilyo. So, simula dito hanggang dito. Okay? So, gagawa tayo ng curve. Okay. Yan. So, ito yung bandang unahang part ng shorts natin. So, wala na akong ginawang kahit anong ano dyan. Kahit anong magic dyan. Basta nag-drawing lang ako ng ganyan. Okay na sa akin yun. Magiging short na siya. Kumbaga. So, then dito, kita nyo meron siyang 2 inch na sukat. Simula dun hanggang dito. Ay, kundihan nyo na yan. Okay? Then, gawa tayo ng isa pa para sa... Yan. Para naman to sa bandang petan. Actually, medyo... Okay. Yan, para sa akin okay na siya. So nakagawa na tayo ng dalawang curve, isa para sa harap at isa para sa likuran. Ito yung bandang sa groin, sa harap natin. Ito yung para sa pwetan natin.
siya, i-combine na natin siya doon sa box na ginawa natin. Then, kailangan itong part na to is medyo iangat natin. In my case, ginagawa ko, inaangat ko siya ng mga 1.5 or 2 inches. Try natin sa 2 inches. Okay? Ayan. So, meron na tayong pattern ng shorts. Okay? By the way, itong nga palang shorts na to is para sa walang lining na pattern. So, ang gagawin natin, magdadagdag lang tayo ng 1 inch dito. Kasi tinutupi lang siya. Pinapiping lang siya in short. So, ang gawin natin, magdadag tayo ng 1 inch. Okay. Yan. Then, ang ano rin ng shorts na to is nilalagyan lang siya ng garter. Diretsong buo na siya. Wala na siyang lining-lining. So, pag may lining siya, ewan ko kung dun sa ibang tahian kung paano ginagawa. Pero itong ginagawa namin is pang sublimation. So, nagdadagdag lang kami ng 2 inch pataas. So, ang gagawin namin, dagdag lang siya ng 2 inch pataas. Ayun, 2 inch. Okay. So, ito na yung pattern ng shorts natin. Then, check natin kung tatama doon sa una natin ginawang shorts kanina. So, kung tumama, tatama yung ginawa natin. Okay? Sige. Ito yung una natin ginawa. Check natin kung pasok. Okay. So, medyo kulang lang tayo ng slant dito. Pero okay lang din naman yun. Bali, ang mangyayari lang kung medyo malaki to hanggang doon, yung laki ng sakop ng kita natin, medyo malaki. Compared dun sa pinaliit yung... Pero okay lang yun. Wala naman sigurong kaso yun. Kaya na lang bahala mag-adjust. So, try natin i-adjust dito para masatisfy na tayo. Okay? Adjust natin. Oops. Okay. 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 Isa. Siguro naman match na sila, no? Yan. So, wala namang halos pinagbago. So, ito na yung ating magiging pattern ng shorts. So, bahala na kayo maglagay ng design dyan. Balik natin sa dati. Yan. Bahala na kayo maglagay ng design. Kung gusto nyong gawing this one is para sa garter. Actually, itong nasa taas na to. Yan. Oops, sorry. Yan. Para mas malinaw. Itong nasa taas na to, yung green na nakikita nyo, yan yung tatakip dun sa garter. Then, itong part na blue na to, ito yung may design nyo. Okay? So, bahala na kayo maglagay ng design dyan. So, kung gusto nyo may polka dots or ayan, maala kayo. Gusto nyo may puso o okay. So, okay na. So, salamat sa inyo. Salamat sa panonood. Sana subscribe. Thank you. What we do here is go back.